High-tech na pambubugaw na ang mga parokyano, mga empleyado ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ang transaksyon, idinadaan sa isang chat app. Saksi si Emil Sumangi. Parang mga produkto lang na ibinebenta ang mga babaeng ito na ibinubugaw online. Ang presyo mula 10,000 hanggang 50,000 piso at ang mga parokyano, mga empleyado ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ang Filipino-Chinese na si Anson Di Yatunay na pangalan, magdadalawang taon ng empleyado ng POGO. Aminadong siya ay isa sa mga parokyano ng online prostitution. Pag Pinoy, medyo ilag sila. Kakalat or something or okay. Or matatakot sila, baka i-rage sila or something. Kung ano yung nasa picture, sila talaga? Mm-mm. Hindi peki yan? Hindi, kasi pinakita ko naman sa'yo, may passport yun. Ilang mga edad yan? Ranging 17, 18, 19, 20. Kasi kung walang passport, hindi naniniwala yung ibang customer nila na they are Chinese. Isang chat group sa isang messaging application ang pinapasok daw nila para makipagtransaksyon. You just have to scan the barcode. Papasok sa cellphone mo yun. Pagka antayin mo na i-accept nila, pag in-accept nila, pasok ka na. Magme-message sila sa'yo. O sabihin nila, do you need massage, do you need gano'n? Tanungin mo kung magkano, ganito, ganyan, the usual. Pero exclusive lang daw ang mga chat group na ito. Makapasok man, hindi naman daw gano'ng kadaling makipag-deal. Okay, what's up, yeah? Ano yung sabihin na? Yung picture nandiyan sa kanyang, ano, sa kanyang apps, sa kanyang, ano, site. O ngayon, pasukin natin. Ayan. Yan yun. Lalo na raw kung ang customer hindi nakakaintindit nakapagsasalita ng Chinese. Tinanong ko siya, how much yung isa? Sinabi niya, 10,000 to 15,000. Tapos, maybe. Tinanong ko kung yung 10,000 to 15,000 mo, is it Philippine money or yuan? Sabi niya, Philippine money. Sa isang lugar sa Makati, nakikipagkita raw ang babae. Pagbigay mo ng payment sa kanya, yun na, you will just have to wait for the woman to come to you and she will be the one to assist you to where you are going. Kasama na kwarto dun. Kadalasan, bahay ba yan o apartment o ano? Hotel. Tinututukan na ng PNP anti-cybercrime group ang online prostitution. Hindi na sila nagbigay ng karagdagang detalye pero nakikipagtulungan na raw sila sa ibang ahensya kaugnay ng kampanyang ito. Sa ngayon, meron kasi tayong mga binabantayan ng mga social media group chats. According sa ating source, ay madalas na nagaganap yung transaksyon sa online prostitution. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi.